Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-usapan natin ang pelikula na mystery horror na pinamagatang Trap. Ang pelikula ay nagsisimula sa pagmamaneho ni Cooper Adams kasama ang kanyang teenager na anak na babae, si Riley, sa isang inaabangang concert para sa kanyang paboritong pop star, si Lady Raven. Habang nag-uusap sila sa daan, nagiging malinaw na si Riley ay nakikitungo sa ilang drama sa paaralan, lalo na sa isang batang babae na nagngangalang Jody na tila nagpapahirap sa kanyang buhay. Pagdating nila sa venue ng concert, si Riley ay excited na, tulad ng lahat ng iba pang mga batang tagahanga, habang si Lady Raven ay umaakyat sa entablado. At napaka-energetic nila, ngunit si Cooper ay biglang nag-excuse muna na nagkukunwari ng pangangailangan na pumunta sa banyo. Habang nag-iisa, sinusuri ni Cooper ang kanyang telepono, ngunit hindi para sa mga mensahe o social media. Sa halip, sinusubaybayan niya ang isang live feed mula sa isang camera na nakaset up upang bantayan si Spencer Gordon, isang tao na bihag. Sa kanyang pagbabalik sa concert, hindi inaasahang tumakbo si Cooper sa ina ni Jody, ang sumusubok na makipag-usap sa kanya tungkol sa mga issue sa pagitan ng kanilang mga anak na babae. Ginagawa ni Cooper ang kanyang makakaya upang magalang bumalik sa kanyang upuan sa tabi ni Riley. Sa kanyang pag-aayos, napansin niya ang isang hindi pangkaraniwang bilang ng mga pulis na pumapasok sa venue at nag-set off ito ng mga alarm bell sa kanyang isipan. Sa isang intermission, dinala ni Cooper si Riley upang i-browse ang merchandise stand, umaasang mabibili siya ng concert t-shirt. Ngunit tulad ng tungkol sa mga ito upang makakuha ng isa, si Cooper, na sinusubukang panatilihing espesyal ang gabi para kay Riley, ay nakipag-usap sa vendor na si Jamie para makita kung mayroong anumang paraan upang makakuha ng isa pa. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Jamie isang bagay na nagpaparamdam kay Cooper. Ang pulis ay nasa mataas na alerto dahil natanggap nila ang isang tip na ang isang kilalang serial killer na kilala lamang bilang The Butcher ay maaaring nasa concert, at pinalibutan nila ang lugar upang matiyak na hindi siya makawala. Tinawanan ni Cooper ang sinabi, ngunit sa loob siya ay nasa mataas na alerto dahil alam niya ang katotohanan na sila ang The Butcher. Napagtatanto na kailangan niyang lumikha ng isang diversion, maingat na nagdulot ng eksena si Cooper sa pamamagitan ng pagtulak sa isang lasing na babae pababa ng isang hanay ng mga hagdan na tila nawalan siya ng balanse sa kanyang pagkalasing. Bumalik sila sa kanilang mga upuan nang simulan ni Lady Raven ang kanyang susunod na kanta. Sa pagkakataong ito ay gumaganap kasama ng isa pang artista, si Parker Wayne. Nasa gilid pa rin, sinubukan ni Cooper na gambalain ang sarili sa pamamagitan ng pagbibiro kay Riley tungkol sa paglusot sa ilalim ng entablado upang makita kung saan si Parker lumabas mula doon, ngunit pinigilan lang ito ni Riley. Iniisip na ang kanyang ama ay hangal. Hindi nagtagal, bumalik si Cooper kay Jamie na dinala siya sa isang storage area para kunin ang t-shirt na iyon para kay Riley. Sa panahon ng kanilang pag-uusap, si Jamie ay nagpapakita na siya ay isang bit ng isang tunay na mahilig sa krimen at ay malapit na sumusunod sa mga balita tungkol sa mga kakilakilabot na pagpatay ng The Butcher. Sinasamantala ni Cooper ang sitwasyon, banayad na ninakaw ang AA card ni Jamie bago sila maghiwalay ng landas. Gamit ang AA ni Jamie, si Cooper ay pumasok sa isang restricted area kung saan naroroon ang mga pulis ang pagiging briefed sa kanilang diskarte upang makuha ang The Butcher. Nagawa niyang magnakaw ng radyo ng pulisya na nagbibigay sa kanya ng inside scoop sa kanilang mga plano. Mabuti siyang nakikinig bilang AA Josephine Grant, ang nangungunang profiler ng AA, binabalangkas ang iba't ibang paraan maaaring subukan ng Butcher pagtakas. Habang lumalabas si Cooper sa silid, muli siyang tumakbo sa nanay ni Jody, na ngayon higit na mapilit na magkaroon ng talakayan tungkol sa kanilang mga anak na babae. Desperado upang maiwasan ang karagdagang hinala, sumasang-ayon si Cooper na hayaan si Riley at Jody na tumambay pagkatapos ng concert, para lang maalis ang nanay ni Jody sa kanyang likod. Alam ni Cooper na aasahan ng pulisya ang isang uri ng magulong kaguluhan, kaya nagpasya siyang kumilos ayon sa kanilang mga inaasahan. Nagkukunwari bilang isang member ng arena, inihagis niya ang dalawang bote ng salami na puno ng mantika sa isang mainit na fryer na sumasabog kapag dumaan ang isang dumadaan, malubhang sinunog siya. Pagkatapos ay tumungo siya sa bubong, kung saan nakatagpo niya ang dalawang SWAT na opisyal. Ngunit sa mabilis na pag-iisip, nagawa niyang linlangin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng key ni Jamie at paggamit isang code word na kinuha niya na Hamilton para kumbinsihin sila na nandoon siya.
bumalik sa bulwagan ng concert, binanggit ni Riley na pipili na si Lady Raven ng isang maswerteng tagahanga mula sa audience para maging dreamer girl niya para sa night. Big deal. Sinamantala ni Cooper ang pagkakataon at nakipag-usap sa isang spotter na nagkataong tiyuhin din ni Lady Raven. Si Cooper ay umiikot ng isang nakakasakit na kwento tungkol kay Riley na kamakailan lamang ay nakipaglaban sa leukemia na humahatak sa sapat na ang puso ng lalaki kaya inayos niya si Riley na mapili bilang dreamer girl. Tuwang-tuwa si Riley at sinamahan sa likod ng entablado kasama si Cooper na nagbabantay sa anumang palatandaan ni E.E. Grant o ang pulis. Nang umakyat si Riley sa entablado sa tabi ni Lady Raven, mukhang galit na galit si Jody at ang kanyang ina. Pagkatapos ng pagtatanghal, sinimulan ni Lady Raven ang kanyang huling set kasama ang isa pang artist, habang si Cooper ginagamit ang distraction upang mawala muli oras na ito pagtulong sa isang batang babae na mukhang siya ay tungkol sa mahina. Dinala niya siya sa medical tent, ngunit sa lahat ng oras, ang kanyang isip ay nakikipagkarera sa kanyang mga susunod na hakbang. Natapos ang concert at dinala ng tour manager sina Cooper at Riley sa likod ng entablado para sa isang pribadong meet and greet kay Lady Raven. Sa pamamagitan ng radyo ng pulisya, narinig ni Cooper si E.E. inutusan ni Grant ang pulis na hanapin ang bawat lalaking aalis sa venue at alam niya ang ito, ang pagkakataon ay mabilis na nagsasara. Sa pag-iisip sa kanyang mga paa, hinila ni Cooper si Lady Raven sa isang tabi at bumaba isang bombshell. Ipinakita niya sa kanya ang live feed ng lokasyon ni Spencer sa kanyang telepono at nagbabanta na bahain ang silid ng carbon monoxide kung inalertuhan niya ang sinuman sa kanyang pagkakakilanlan. Kinumbinsi niya siya upang tulungan silang makatakas sa pamamagitan ng paglusot sa kanila sa kanyang limo na hindi hahanapin ng mga pulis. Sa loob ng limo, kaswal na nag-aalok si Lady Raven na ihatid sila pauwi at sabik na pumayag si Riley, nasasabik sa pagkakataong makasama ang kanyang idolo. Si Cooper, gayunpaman, ay nasa mataas na alerto, naramdaman na maaaring mailihim na motibo si Lady Raven. Pagdating nila sa bahay, asawa ni Cooper binati sila ni Rachel at ng kanilang anak na si Logan sa pintuan. Inaanyayahan ni Rachel si Lady Raven na manatili ng hapunan at habang kumakain sila, matalinong pinamunuan ni Lady Raven ang pag-uusap patungo sa The Butcher, pagbabahagi ng mga insight mula sa kanyang pananaliksik sa pumatay. Binanggit niya kung paano siya malamang na obsessive-compulsive, kung paano siya gumagamit ng mga peking bahay para gawin ang kanyang mga krimen, at kung paano binigyan ng tip ang pulis sa kanyang presensya sa concert dahil sa isang resibo ng tiket na natagpuan sa isa sa kanyang mga eksena sa krimen. Sinubukan ni Cooper na putulin ang pag-uusap, ngunit nag-aalok si Lady Raven na tumugtog ng isang kanta sa piano, gamit ang sandali upang iswipe ang telepono ni Cooper kapag walang naghahanap. Nagdahilan si Raven sa banyo at nilock ang pinto. Sa loob, binuksan niya ang telepono ni Cooper at nagsimulang makipag-usap kay Spencer, sinusubukang tulungan siyang makatakas. Kahit na siya nagsisimula ng isang live stream sa kanyang mga tagahanga, umaasa na makakatulong sila na makilala ang lokasyon ni Spencer. Isang fan na kilala ang lugar at inutusan siya ni Raven na tumawag ng pulis. Samantala, lumaki si Rachel lalong naghihinala habang nakikinig siya sa labas ng pinto ng banyo. Sa wakas ay isiniwalat ni Raven ang katotohanan si Cooper ay ang Butcher. Si Cooper, galit na galit at sinira ang pinto ng banyo, ngunit noon, ang kanyang asawa at mga anak ay nawala at si Spencer ay hindi na nakulong. Determinado na huwag hayaang makatakas si Raven, nagpasya si Cooper na pinusasan ang sarili habang pinaplano nila ang kanilang sarili susunod ilipat. Ngunit si Raven, na naramdaman ang kanyang kahinaan, ay nagsimulang makipag-usap sa kanya sa paraang nagpapaalala sa kanya sa kanyang ina. Naglabas ng isang pag-amin na pinaplano niyang gumawa ng isang huling pagpatay noon tinatapos ang kanyang buhay. Binuksan ang pinto ng garahe at gumawa ng kanilang pagtakas, siya ay tumigil sa kanyang mga truck. Nasa labas si Rachel, kasama si Riley at Logan, at napapalibutan ng mga pulis ang bahay. Mabilis na umatras si Cooper, tumaka sa isang nakatagong labasan na humahantong sa bakuran ng kapitbahay. Walang sinumang madaling sumuko, itinago ni Cooper ang kanyang sarili bilang isang opisyal ng SWAT at bumalik ang limo ni Lady Raven na nagbabalak na itaboy kasama niya. Pinusasan niya ito sa pintuan para panatilihin siya mula sa pagtakas, ngunit nagawa ni Lady Raven na gumulong sa bintana. Ang pulis ay dumating at, pagkatapos ng isang panahunan na standoff,
Shoot out ang mga gulong ng limo, pagpilit ito sa isang stop. Kapag nagbukas sila ng pinto, nakita nila na ang uniforme ng SWAT na naiwan sa likod at si Cooper ay nawala muli. Si Lady Raven ay inescort sa lokasyon and dispenser, kung saan siya nag-greet ng fan na kinikilala ang lugar. Nagpapasalamat sa tulong, pinasalamatan niya ang tagahanga bago inaliw ang isang nanginginig, ngunit ligtas na si Spencer. Samantala, naiwang mag-isa si Rachel sa bahay, ang kanyang mga anak ay nananatili sa kanyang kapatid para sa kaligtasan. Ngunit hindi pa tapos si Cooper. Pumasok siya pabalik sa bahay, determinadong tapusin ang kanyang nasimulan. Hinarap niya si Rachel, inakusahan siyang siya ang nagbigay ng tip sa pulisya. Inamin ni Rachel na siya naging kahinahinala sa pag-ugali ni Cooper. Sa simula ay iniisip na siya ay nagkakaroon ng isang relasyon. Ngunit ay hindi magdagdag siya ay maamoy na paglilinis ng chemical na hindi tumugma sa anumang bagay na gusto niya gamitin sa firehouse. Sa kalaunan, natuklasan niya ang isa sa kanyang mga peking eksena sa krimen na nagtanim ng tiket sa resibo doon at inalerto ang mga otoridad. Nang malapit na siyang patayin ni Cooper, nag-alok si Rachel na siya ay isang slice ng pie na inihurnong niya para sa pagdiriwang ng concert ni Riley. Kumagat si Cooper na pagtanto lang huli na ang pie ay nilagyan ng droga. Habang nagkakabisa ang mga gamot, nagsimula siyang mag-hallucinate, nakikita ang mukha ng kanyang ina habang dumarating ang mga pulis at paulit-ulit siyang tinutuya hanggang sa siya ay mapagpakumbaba. Habang hinuhuli si Cooper na nakaposas, umuwi si Riley at Logan. Si Riley ay heartbroken, nagbibigay sa kanyang ama ng isang huling yakap bago siya kinuha. Bago siya maload ang kotse ng pulis, si Cooper nagbigay kay Riley ng lumang bisikleta, at bilang ang kamera nagtatagal sa bike, ito ay nagsiwalat na ang isa sa mga spokes ay nawawala. Sa pagtatapos, kinuha ni Cooper ang spoke at ginagamit na ito para kunin ang lock sa kanyang mga posas, isang masasamang ngiti sa kanyang mga labi habang binabalak niya ang kanyang susunod na galaw. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood.